sa laki na nakapatong sa mga ulo natin. Buti na lang talaga may mga taong tumulong sa atin. Kahit pa kinaiinisan ni Mara ang mga agila ay nag-aalala pa rin ito kina Cardo at nasabi nito sa kanyang sarili na kahit hindi niya man ganap na kilala sila, Cardo ay hiling pa rin umano niya na sana ay tuluyan ng gumaling ang mga ito. Dagdag pa nito na sana ay wala nang mapahamak sa kanila. Samantala, labis na nainsulto si Patrick sa mga sinabi ni Omar sapagkat sinisisi sila nito sa pagkamatay ng kanyang asawa dahil pumapatay umano sila ng mga taong walang kalaban-laban. Dagdag pa nito na kung ano man ang mangyari sa grupo nila ay nararapat lamang umano iyon sa kanila. Hindi naman ito pinalagpas ni Patrick at hinatak nito si Omar at sinabi nito na hindi umano alam ni Omar lahat ng kanilang pinagdadaanan. Ayon kay Patrick na tinulungan na nga nila si Omar at kung wala umano itong sasabihin na maganda ay tumahimik na lamang ito. Sa kabilang banda, habang nag-uusap si Naramil ay nasabi nito na wala na umano silang pwedeng pagkatiwalaan dahil mayroon umanong mga masasamang tao na gagawin ang lahat upang makuha ang perang nakapatong sa mga ulo nila. Sumagot naman si Jerome at sinabing utang nila kay Armando ang kanilang mga buhay at kung hindi dahil umano kina Armando ay baka patay na sila ngayon. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga agila kapag nalaman ng mga ito ang masamang hangarin ni Armando? At tuluyan na nga kayang gagaan ang loob ni Mara kina Cardo? Iyan ang mga dapat pa nating abangan sa FPJs ang Probinsyano.